Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. So palakpahan po natin ang ating Panginoon at ang bawat isa sa atin na narito ngayon at nagkakatipon, lalo na sa mga mag-asawa na narito. Marami po ba ang mga mag-asawa na narito ngayon? Sige nga po, kayo po ba'y nakarelate doon sa ating mga binasa ngayon? O yung iba naman ay yung better half ay narito, no? Ang iba ay narito, lalo na mag-asawa, nagdiriwang na kanilang mga anibersaryo, nagdiriwang na kanilang mga kaarawan din, at doon para sa mga mag-jowa pa lang, nagdiriwang na kanilang mga mansari. Ano, may mga mag-jowa ba dito? Oh, sana kayo na, no? Yan ay hinihiling, no? At kasama ng ating pagparito at pagdalo sa ating banal na misa, ay ang mga bit-bit ng mga panalangin at mga intensyon. The truth and intercession of Saint Padre Pio ay may pagkaloob at maibigay yung ating mga hinihiling at ninanais na ating makamit, no? Pero huwag tayong mag-alala kung hindi matatagalan pa at hindi ka agad maibigay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos kapag ibinigay sa atin, talagang may dagdag pa at higit pa sa ating inaasahan. Amen. Amen. Ano? Naalala ko tuloy, minakita ako mag-asawa dyan. Naalala ko tuloy ang isang kwento tungkol sa isang asawang lalaki. Kung saan, nasangkot siya sa isang relasyon. Isang relasyon na bawal. Relasyon ng pakikiapit, pangangalunya, at ito'y tumagal sa napakahabang panahon. Subalit natapos yung kanyang pakikiapid na ito sa kanyang asawang babae. Nahuli siya ng kanyang wife at tinanong kung bakit niya nagawa na siya'y pagtaksilan. At ito'y sinagot ng lalaki. Napakasimple ng sagot ng lalaki. Ang sabi niya sa kanyang asawa, "I don't know. Hindi ko alam, Your Honor." So wala po ganun. "Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa." Ganyan ba yung mga ibang kalalakihan dito kapag nasusukol, nahuhuli ng kanilang asawa? Hoy, nahiya pang magsabi ng totoo. Ano? Hindi naman lahat, no? "Hindi ko alam." Totoo po. Parang ito na yung kultura sa mga panahong ito. Ang kabanalan at kasagraduhan ng kasal ay hindi na masyadong napapahalagahan. Hindi na masyadong nabibigyan ng pagpapahalaga. At ang tingin ng marami ay parang isang kontrata lamang na madaling magwakas. Yan ngayon ang pinoproblema at kinasasangkutan ng maraming mag-asawa sa mga panahong ito. Ang pakikiapid o yung usapin nga ng diborsyo dito sa ating bansa ay maraming wari na tutukso. At karapat-dapat na gawin na sa mga panahong ito, lalo na sa mga taong nasa kapangyarihan, hindi naman ligid sa marami sa atin kung sino ang nagsusulong na maging legal ang diborsyo dito sa ating bansa. Nakakalungkot. My dear friends, maaaring ang ugat at nagiging dahilan ng pakikiapid o pangangalunya ay dahil na rin sa kawalan ng halaga. Halaga na naitanim sa kahalagahan ng Diyos sa buhay may asawa. At sino nga ba ang inaakala nating may kasalanan o culprit kung bakit nawawala ng halaga ang Diyos? Walang iba kundi ang mga magulang na din. Napakarami na sa mga panahong ito na masyadong napapamper. Nabibigyang layaw ang kani-kanilang mga anak
tungkol sa mga material na bagay dito sa mundo. Halimbawa na lang, kapag walang presence at palaging busy ang mga magulang, para suhulan ng mga anak, binibigyan na lang sila ng pera. Binibigyan ng mga makabagong gadget. Binibilhan ng mga branded na damit o di kay sapatos. Binibilhan ng sasakyan. Ang iba nga'y meron pang farm. Meron pang chopper ang iba. Sana all may ganong magulang. Nakapag sa usapin ng kahalagahan ng Diyos sa mga buhay ng kanilang mga anak, ay wala silang oras. Wala silang panahon na magturo man lamang sa kalagahan ng Diyos para sa mga anak. At sa mga magulang na ganito, ang paraan ng pagpapalaki sa mga anak, malamang sila yung mga tipo ng mga magulang na wala ng takot sa Diyos. At yung mga anak na walang pagpapahalaga sa Diyos, and yet they know God. My dear brothers and sisters, bakit nga ba nagpapadala sa demonyo ang maraming mag-asawa? Sa isang simpleng dahilan, nawawala na sila o di nila pinahahalagahan ang kanilang pananampalataya kay Jesus para sa kanilang buhay mag-asawa. Totoo, marami dito ang nagsisimba, nagdarasal ng sabay, sumasamba sa Diyos sa loob ng simbahan, sa dambana ni Santo Padre Pio. Pero pagkatapos ng banal na misa, sinasadya din nilang iwan si Jesus sa apat na sulok ng simbahan. Pagkatapos nilang manalangin ng sabay at magsimba. Kapag sila'y lumabas na dito, ando na naman ang panunukso ng demonyo. Masaklap kung talagang hindi dinadala si Jesus na kasama na mag-asawang ito. At hindi nirin nahihayaang mamuhay o umusbong sa kanila mga puso si Jesus. Alam niyo kung mamumuhay lamang ang isang mag-asawa sa turo at aral ni Jesus, malamang may takot sila na mag-isip kahit man lamang umiwas sa masama at gawin ito nang sagay tuluyang malugmok at hindi malugmok sa kasalanan ang kanilang pagsasama. Ngunit mga kapatid, ang katapatan ay hindi lamang exclusive para sa mga mag-asawa. Katapatan na sinumpaan nila sa unang araw ng sila'y ikasal. Ang katapatang ito ay para din sa mga katulad naming pari, mga reliyoso, mga madre, at kayo na bawat isa na narito ngayon, katapatan sa kung anong kautusan ang ibinibigay ng Diyos para tayo patuloy na mamuhay na may katapatan sa Kanya, may kahalagahan sa buhay natin ang manatiling totoo at sumusunod sa utos na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Palagi pong may pag-asa. At ang pag-asang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Palagi po nating isama si Jesus, mamuhay sa kanyang mga aral, at gawin natin siyang pananggalang para lagi tayong maprotektahan sa anumang balak at gawain ng demonyo na laging naghahangad, nawasakin, sirain at guluhin ang kabanalan at kasagraduhan ng kasal.
lahat tayo maaring padala sa anumang temptasyon na maaring magdadala sa atin para magkasala. Kung gagawin natin ang sinasabi ng ating mabuting balita, sa palagay ninyo, ilang bahagi ng katawan ninyo ang naputol na? Ilang bahagi na ng katawan nyo ang hindi nyo nataglay? Maliwanag ang sinasabi ng ating ebanghelyo, kung ang inyong mata ay nagkakasala, dukutin at itapon. Kung ang inyong mga bibig, lalo na't bibig na mga Marites dyan, mga Marisol, ay ilan ng bibig ang nawala sa inyong mukha. Mga kapatid, lahat tayo, ang panawagan ng Diyos ay talikdan ang anumang pagkakasala na magdudulot sa atin upang dalhin tayong lahat sa impyerno na kasama ng demonyo. Amen.